Hi, mga sis! Welcome back to my channel. It's me, Jen, again! And for today's video, ang dami nagre-request sa inyo na gumawa ako ng high-end or luxury makeup dito sa side na to. And sa other side ng face ko, talaga ganyan, is local or affordable makeup naman. Okay? So, gagawin natin yan today. Siyempre, alam niyo naman, malakas kayo sa akin. So, if interested ka sa ganitong video, then just keep on watching! What? Singer? Okay, so mag-start na tayo. Sabi kasi nung isang nag-comment sa aking video, sa previous video ko, na bawasan ko daw yung kakakuda ko kasi mas madami pa daw yung kuda ko kaysa sa review ko. So, comment down below kung ano ba talaga gusto niyo mga sis. Baka kasi mamaya siya lang yung may gusto nun eh, di ba? Pero, kukuntian ko lang yung kuda ngayon. Okay, so mag-start na tayo. For the kilay, wala talaga akong high-end or luxury na nabitan. Sobrang bougie na sa akin si Absidy Brow Gel and also si Stroke. So, wala akong, alam mo yun, wala akong alternative or whatever. Sila na yung best of the best ko. Okay? So, ngayon sa base muna tayo. For the base, I'll be using sa high-end or luxury si Fenty Skin Tint dito sa side na to. And dito si BLK Skin Tint, yung bagong version nila. Okay? I'll be putting also the prices dito sa side na to para lang, alam yun, mas makompare nyo silang dalawa. So this is Fenty. Very lightweight. Coverage is bougie na bougie. Tamang-tama lang as a skin tint. And ang ganda din ng finish niya hanggang matapos yung araw. Hindi ka magmumukhang dugyot. Ang shade ko dito sa liquid nila is 3. Dun sa stick kasi is 2. Ewan ko bakit magkaiba. Pero ayan, sabi din pala nung nag-comment, lapitan ko daw para nakikita nyo talaga yung shade or kinemaroon. Ayan. Ayan ha, nakikinig ako sa mga suggestions nyo. Ayan. So this is Fenty. Dito naman is si BLK. Ang shade ko dito is cream. And napansin ko pala mga sis, pareha sila ng finish. Yung parang nasa ano, demi matte, yung gitna ng dewy and ng matte. Kaya feeling ko purpok sila na hindi dupe, hindi sila dupe, parang alternatives siya. So best alternative. Ayan. So this is BLK. Again, ang shade ko dito is cream. Ayan. Diba? Halos same-same lang. So, ayan siya. This is how it looks like. High-end and local. Affordable. Boosh. For concealer, mga sis, I'll be using si Dior Skin, Forever Skin Correct. And ang shade ko dito is 1.5N. And then, for local or affordable, I'll be using si Vice Co. Skin Sealer. Pero dalawang shade yung gagamitin ko kasi wala akong exact shade sa kanya. So, this is Dior. Ito, tamang-tama lang siya sa akin, yung shade na to. For this concealer, mga sis, very lightweight. Coverage is nasa light to medium. Buildable naman siya if gusto mo talaga ng bum-bum pow. And ang finish niya is nasa demi-matte din. Hindi siya sobrang matte, hindi din siya dewy naman na dewy. Kaya gusto ko siya. Ayan. Enough lang para ma-cover up or ma-lighten yung dark spots or yung redness ng iyong face lock. Ayan. For Vice Co, mga sis, hinahalo ko si Light 2 and also si Light Medium 1. Kasi yun talaga yung perfect ano shade sa akin. Wala yung saktong-sakto eh. And ito, sobrang malala yung coverage nito. Mas grabe pa nga coverage nito kaysa kay Dior. Ayan. Then, be-blend lang din natin. Madali lang din siyang ma-blend. And maganda din siya. Hindi siya yung, alam mo yung nakaka-crease lalo ng lines dito. Hindi. Finish niya is the same with Dior. Nasa demi-matte. Grabe, mas malala pa nga yung coverage niya compared kay Dior. Ayan. Perfect. So, ganyan siya. This is Dior. This is Vice Co. For the eyeshadow, mga sis, I'll be using si Charlotte Tilbury na Instant Eye Palette Smoky Eyes or Forever. Pero ang gagamitin ko lang is itong shade na to. Okay?
Then for the local or affordable one, I'll be using si Choo Choo Beauty. Hindi ko alam kung anong shade nito, pero ayan, ganyan siya. Ito yung mga shade na gagamitin natin, okay? So ito lang yung gagawin nating base. Hindi naman natin sobrang ano, smoky or ano, saktuhan lang. Ito kasi yung nakita ko na parang may kamatch talaga sa local brand. Yeah. And then, lalagyan ko lang nito. So, ayan. Ganyan siya, mga sis. Si Maring Charlotte. Then, for Choo Choo, ito lang din gagamitin ko. Same-same lang sila. Ay, grabe, parang sobrang pigmented ni Choo Choo. Para magka-shade sila. Oops. Parang mas pigmented si Choo Choo. Blend lang natin si Choo Choo. Kasi, grabe yung pigment niya. Grabe yung pigment ni Choo Choo. Malala. Greta galit ang pigment ni Choo Choo. Tignan nyo naman. Okay, then I will use the shimmer. Kasi parang feeling ko same sila nung sa Maring Charlotte, diba? Ay, hindi. Medyo mas... Parang ano to? Mas maroon? Tama ba? Anyways. Ayan, ganyan siya. Same-same lang yung atake. Okay, so nag-eyeliner na ako, mga sis. For the eyeliner, wala kasi akong high-end or luxury. So, si Sunny's Face lang talaga yung ginamit ko for eyeliner. Then, now, for mascara, mga sis, I'll be using si Rare Beauty on the high-end or luxury side. Then, BLK naman sa affordable and local, okay? Both, sobrang gustong-gusto ko tong mascara. Ito, sobrang gustong-gusto ko tong mascara ni Rare Beauty talaga. Na-hold niya din talaga yung lashes ko all throughout the day. Kasi hindi siya nagpa-panda eyes. Ayan, ganyan siya. Nice, no? Then next, BLK naman tayo. Isa din to, na-hold niya din talaga yung lashes ko. Yung curl ng lashes ko. Kaya, bet ko talaga to. Same-same sila ni Rare Beauty. And hindi siya nagpapandaan. Ayan. Purple. Then for bronzer, I'll be using si Paring Tom for Shade Illuminate in the shade Intensity 1. Then for local, I'll be using si Strokes in the shade Almond. Now, let's stomp this side si Paring Tom Ford. Sobrang nice. Very natural lang ang atake. That's Tom Ford. Then next is Strokes, Almond. Same lang, very natural yung atake, freshness. And long wearing siya. Perfect. So again, this is Tom Ford. This is Strokes. This is Rare Beauty. This is Yelky. For the liquid blush, I'll be using si Maring Chanel dito. This is their Water Fresh Blush in the shade Intense Coral. Then sa local or affordable side, I'll be using si Always Charming ni Vice Co. So this is Chanel. Perfection. Ganda.
Then this is Always Charming. Ganda din, di papakabog. Sobra tayo. Chanel Visco. For the powder blush, for the high-end luxury, I'll be using si Hermes in the shade Rose Blush. Then, for the local and affordable, I'll be using si Happy Skin Second Skin Soft Matte Powder Blush in Sunset Peach. Okay, let's use Hermes. Bango-bango. Sobrang bango nito mga sis. Perfect. Then, Happy Skin. Then. For the lips, I'll be using si Rode Peptide Lip Treatment in the shade Toast sa luxury or high-end. Then, dito naman sa side na to, I'll be using Sunny's Face in the shade Tiramisu. Then, sa local and affordable, I'll be using si Sunny's Face Lip Glaze nila in the shade Tiramisu. Half lang daw. And tiramisu. Okay. Then for the powder, I'll be using si Maring Charlotte sa luxury or high-end. Then I'll be using si Absi din naman dito sa local and affordable side. Okay? Ang shade ko kay Maring Charlotte is Fair. Fair 1. Fair 1. Perfect. Love it. Then dito, Absi D, ang shade ko dito na bet ko is Oat. Perfect. And last for the setting spray, mga sis, sa high-end luxury, I'll be using si MAC na Fix Plus Day Over. Then, dito sa side na local and affordable, then dito sa side ng affordable and local brand, I'll be using si Visco. Okay. Okay. So, ayan mga sis, this is our final look using high-end luxury on this side and local and affordable on this side, mga sis. Look at that. Halos same lang talaga siya ng atake, di ba? Oh, lalapit pa ako. Oh my God, amazeballs! Talagang sinasabi ko sa inyo, level up ang local brands natin. Oh, sorry. So, yun lang mga sis. I hope nagustuhan nyo itong video na to ng high-end luxury and local and affordable. Comment down below lang kayo kung ano pang gusto nyo mga ipagawang beauty content sa akin. Okay? Yun lang. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe on my channel mga sis. Bye!